So yan guys, ayan na po, luto na po yan. Di ba nakita nyo na hindi sunog? So ayan, lagay na natin siya sa plato. Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po ay galing po kanina sa palengke sa magat. Ako na malingki ng isda, tsaka na malingki pa ako ng puta. So, ito ang mga hawak-hawak ko. So, ako ngayon ay magluluto ng isda for dinner. Tahong, sipia, at tsaka sigombre. So, titingnan natin kung ano ang aking mga lulutuin. Bye! Ayan guys, so here we go. Ito yung halaan na nabili ko kanina, or vongole, or clams. Ito yung isgombre, isgombro. So, ayan. Tapos, ito yung sipie. Ayan, sipie. Tapos, ito yung tahong. Ayan, lekotse. Ayan. So, ngayon, lilinisan ko yung mga yan. Tapos, lulutuin ko yan. Ayan. So, ayan guys, ngayon sisimulan na natin ang ating pagluluto. So, nakita nyo, ano po yung dalawang talang, chindi. Ayun, nalangan ko na siya. Nahirapan ako mag-ano guys, pasensya na ha. Nalulus niyo muna talaga ako parating na ng Italian. Ano mo tawag nito? Yung English, Italian kasi dito. So, ayan guys. Ayan sa nakita nyo. So, ayan guys. Binuksan ko na po yung dalawang kalan. Yung maliit tsaka yung malaki. So, ngayon may kawali tayo dito. Para talaga to sa isda. Ayan. Ayan guys. Ito ay Italian talaga. Ano siya? O, ayan. Ang talaga to para sa isda. So, ngayon. Ayan. Para magkasya siya. So, ang menu natin ngayon ay yung isda, yung nabili ko. So, ito po yung isda. Kanina, may ulo. Tinanggalan ko na po siya ng mga, yung mga tinik o spine. Tinik, spine sa ano, o bones. Sa English, spine sa Italian, then, mga tinik sa Tagalog. Yan. So, meron tayong salt. Mix po siya ng Himalaya. Then, meron tayong olive oil na may paminta. Mayroon tayong lemon. Mayroon tayong paminta. Of course, mayroon tayong timo. Ito yung timo, guys. O, ito yung herbs ng timo. Yan, fresh. So, ngayon, kukuha lang tayo ng kaparanggo. So, ngayon, guys, habang ito yung nakaanong kawali na to, so, pasensya na. Pasensya na po. So, meron tayong paper. Meron tayong paper. Ang purpose po nito, para hindi masunog yung isda. Halimbawa, pag nagluto kayo ng isda, kung ayaw na nyo ng sunog o burn, so, ito ang gamitin nyo. Instead forno or oven, ito gamitin nyo. Ito ay pang ano talaga, pang forno talaga to o pang oven talaga tong papel na to. So, ayan guys, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Ayan, medyo mainit na siya. Ayan. Ganun. Isa lang. So, ang gagawin natin guys, pag medyo mainit na siya, painitin muna natin siya. Hindi pa masyado inin. Ilalagay na natin yung isda dito. So, ang gagawin natin sa isda ay idradry lang natin sa paper. Yan guys. So, ito ay idradry ko lang sa isda. Kasi, di ba, nagkatubig siya dahil hinugasan ko siya. So, ayan, idradry ko lang siya ng paganyan. Kabilaan po yan. So, idradry lang natin siya pagkabilaan. Tapos, pag na-dry na po siya, so, ilalagay na natin tong isda. Kung magka siya ng dalawa, siguro okay lang.
isa okay lang din. So, ayan. Nakikita nyo naman. Ayan, medyo mainit na nga. Kaya pang kamayin, ayan. Dandahan nila natin ang mga apoy. Ayan. Hintayin na natin siya. Tumingin. Sa mga nagdidieta, gayahin nyo guys. Maganda ito. Yan. Yan po yan. Ngayon, ano natin ang alto poco. Magdagan ng fire. So, ang gagawin natin guys, lalagyan natin siya ng salt. Yung salt na ito. Yan. So, ayan, pinch of salt lang po. Tansyahin nyo lang kung ano kadami. Ayan. Lagyan natin ng pepper. Napakasimple lang, guys. Mga nagjijita. Masarap po ito. Tsaka, kunti lang pong oil niya. Sgombro po ang tawag, o sgombre ang tawag sa isda na to. Ganun. Yan. So, ayan guys, nakikita niyo. So, ayan guys, sa nakikita niyo, ayan po, sa nakikita niyo guys, magdagbuboy na po yung fish, di ba, sa gilid. Wala pa tayong nilagay niyan. Water lang po muna siya. So, ang gagawin ko guys, di ba nga sabi ko, may olive oil tayo dito, may paminta, so nilagyan ko. Ngayon, ang gagawin ko, yung ano ng lemon, yung skin ng lemon, itong skin ng lemon, ilalagay ko together. Hugasan ko lang. Then, i-dry. So, ayan guys. Ito ko na gagawin. Nakita niyo. Ito ay napakasarap guys sa lutuan. Mabango. Smells very good. Smells lovely. So, ayan guys. Sa nakita niyo. Ayan. Yung skin po ng lemon o limone. Brutsa de limone. So, ayan. So, ayan. So, parang tayo dito lang. Ano ba yun? Yung panuklay. Nasaan na yung panuklay? Panuklay, where are you? So, wala tayo niyan. So, ayan guys, ang gagawin natin, pwede rin kayo gumamit ng yung paluwa ng yung tangkay ng daon saging, hati-hatiin nyo lang, yung hati-hatiin nyo lang, pwede yun. Tapos, yun guys, yun, pinaghalo-halo ko na yung lemon, tsaka yung timo, fresh na herbs. So, ang gagawin natin guys, ipapahid lang natin siya dito. Kung hindi naman kaya, ng ano, yan. Ganyan, guys. Yung timo nga pala, guys, ang flavor noon ay limone. Gamitan natin siya ng kutsarita. Kutsaryo. Kutsaryo piccolo. Lemon, olive oil, pamenta, at saka yung timo. Ang flavor limon. So, ayan guys. Wala yung panuklay. Hindi ko makita yung panuklay. Kaya ilalagay ko siya dyan
pasahan ko lang siya o pahid-pahid lang ito ganyan. Yan. Sa mga nagjijita po ha. Yan. Bango sobra. Guys, try nyo. Ang sarap. So, nakita nyo naman guys, hindi nasusunog, diba? Alalay lang po ang apoy. Hmm, smells very good. Hmm, bango. So, yan. Kunting olive oil lang guys. So ngayon guys, hintayin natin siyang maluto. So ang part 9 nito sa fish na to ay salads. So ayan, hintayin na lang natin siyang maluto. So ayan guys, ang nakikita nyo, see? Ayan, hindi siya nagpo-burn. Alala lang po ang apoy guys. So mga ayaw masunog ang isda. So gawin niyo ganyan guys. Maganda talaga yan, masarap. Pwede niyo naman sa kabilaan lagyan niyo ng salt. Eh hindi kasi kinakain ng ang aking amura ay ayaw niya kumain ng ano yung balat, kaya laman lang talaga. So ganyan lang siya. Gayahin niyo guys, masarap talaga siya. So, ayan guys. Patayin muna natin yung exhaust fan. So, ayan. Unti-unti siya ng naluto o nakikita niyo. Ang gagawin niyo guys, pwede niyo na rin baliktarin. So, sa mga kumakain ng malasado, okay lang yan. Kainin niyo ng ganpaganyan lang kahit hindi niyo na baliktarin. Kasi sila guys, kumakain sila na kumain. Sa mga sa atin, makain sila ng mga kulay nyo. Ang gagawin ko guys, babaliktarin ko siya pa ganyan. Di ba? See? Yan, nakita nyo? Ganun lang po sila guys, kasi hindi mo nasa. Sinishare ko lang po guys, ang aking natutunan. Ito ay Italian way. Italian kung paano sila magluto ng hindi burn ang isda. Hindi maluduro siya. Pero okay lang. Taste of. Sarapat ah. Ayan guys. Basta alalay lang sa apoy. Diba? Natural po siya. Na very natural. Tsaka masarap po talaga siya. So ngayon guys, pumaya-maya konti dadagat ng apoy o paarahan natin na siya ng apoy. Ilalagay na natin siya dito. Lalagyan na natin siya sa plato. Siyang maluto. So, lalagyan na natin siya sa plato or piatigin. So, yan guys. Ayan na po. Luto na po yan. Di ba nakita nyo na hindi sunog? So, ayan. Lagay na natin siya sa plato. So, yan guys. Transfer na natin siya. Nilipat na natin siya dito. So, ayan. So, yan, nakikita nyo. Medyo na mahapit siya. Pero, okay lang. So, yan po, guys. Diba, nakikita nyo? Sa mga nakikita nyo, may medyo ano siya, di ba? Punti-punti. Yung ano, punasan nyo lang ng tissue. Ganyan. Tapos, pwede nyo din dekorasyon na ng mga daon-daon dyan, mga ano, kamatis ba o ano. Nasa inyo po yun kung ano gusto nyo. So, ayan po. Yan.
Nakita niyo naman nung hindi walang kasunog-sunog. So ayan po, gayahin niyo. May prutas po tayo, guys. Mango at saka grapes. Yan. So yun, guys. Ayan po yung ating salads. Partner po sa ating isda. So ayan, sa nakikita nyo. With lemon. So nakikita nyo yung herbs na yan. Ayan ay oregano. So ayan. Tapos pag kumain kayo ng isda, kung ayaw nyo ng lemon, pwede nyong alisin. Or kung gusto nyo ng lemon, i-squeeze or i-squeeze nyo lang, i-scatter nyo lang siya. Paganyan po siya, paganyan, paganyan. Tapos, ito nga pala siyang rocola. May 3 kinds of tomatoes. Red, yellow, tsaka orange. So, ayan po yung ating salads. So, ang ating panimpla ay asin, olive oil, at tsaka suka. So, nasa inyo po kung ano ang gusto nyong panimpla. So, Italian foods po ito. Italian menu. So, ayan po. At yan ay aking version lamang. So, nasa inyo po kung gagayahin nyo. Salamat po sa inyong panonood, guys. Bye-bye! Buon appetito, ragazzi! Vinete a tavola! So, ayan po. Ayan po ang ating mga salads. Kaya na po tayo. Bye-bye, guys. Salamat. Sana po nagustuhan nyo ang aking ginawang menu. Sana po nagustuhan nyo.